Yan, ito po. Pagkatapos po natin may ilagay itong batong ito, yan po ay bukas na natin didiligay ng gantong hapon. Ang katumbas po nun para na rin ating inner dry. Yan. Magandang araw po mga kabayan. Andito na lang po ang inyong kabayang Manny at welcome po kayo sa aking channel. At ngayon po naman ay iba naman ang ating tatalakayin, no? Papakita ko sa inyo. Ito po yung kung paano ang pagbabonsai po nito na tawag nating adenium or desert rose sa iba po naman kalachuche. Yan. Ito po ay ating pong ilalagay dito sa isang bonsai pot para po maganda-ganda tingnan at nang sagayon po ay kaya ayang pagmasdan. So ganito po at kung umpisahan na, ito po yung ating ibubonsai. Ito, ating pong alisin sa kanyang dating pot. Ito po. Dandahan po, baka manong ugat. Pero ito po, ibabawasan din natin ng ibang maliliit na ugat para po maganda ang kanyang puno pagka nalagay natin sa pati ng kanyang pumisla. Nung isang buwan po ay may nauna akong binonsai ay hindi ko lang po na-video pero papakita ko rin po mamaya pagkatapos nito. Po mga kabayan, ang adenium po yung kanyang kwan baba. So ito po yung gagawin po natin ay ating pong babawasan ng ugat. Pero po sobra naman ang dami ay para po siya ay magugat ng panibago at sa gayon ay magbungsi ng magandang bulaklak. Ito po ating pong babawasan, gugupitan po natin. Yan. Ilagay sa ating bonsai pot ay ito po, may nilagay po natin ng kawat para hindi po siya gumalaw. Hindi ito po yung pong ating ilagay na pong gisayt, ito po natuyo na. So ito po ay atin ang lalagyan ulit ng lupa para gumandat. Hindi po muna natin didiligin ng isang araw para po itong pong gisayt ay tumiim sa kanyang katawan at sa ganun ay hindi po mapasok ng bakterya, hindi siya magkaroon ng sakit o matulog. Ito po, lalagyan po natin ang pinaghalong coco paste, vermicast, at saka po itong ating konting kamay niya. Ang ating po naman gagawin para maganda-ganda ng pagmasdan, lalagyan po natin ng bato. Ito po.
Pagkatapos natin mailagay itong batong ito, yan po ay bukas na natin didiligay ng gantong hapon. Ang katumbas po nun para na rin ating inner dry. Yan. Yan po. At ang aking po namang papakita sa inyo, mga kabayan, ito po yung aking binonsay ng isang buwan. Pero buhay na po, ito po, papakita ko sa inyo. Yan. Ito po yung isang buwan, hindi ko lang na i-video. Yan, ito po, kita nyo, ang laki po ng kanyang naka-alsa na ugat. Yan. At tapos, ito po, yan. Yan. Ito po eh, nakaroon po siya dito ng sira, nabubulok po ito, hanggang dyan. Ang ginawa ko po, yun nga po, ako yung nagbanaw ng maraming fungicide, aking nilagyan ng brush dito hanggang sa nawala na po yung nabubulok na kanyang mga balat. At ang talagang pinayag, kaya ito, kita po ninyo, buhay na buhay na siya. Yan. So, ganyan lang po ang pagbubonsay ng ating adenium. At ngayon po naman, tapos na tayo sa pagbubonsay. Ang aking po mga papakita naman sa inyo ay ang pagtatanim po sa cutting. Ito po ang gagawin natin sa cutting. Ito po, yan. Ito po yung ating isa pong adenium. Ito po ay pwede po nating putulin na dito tapos tatanim natin ito. Tulad po nito sa kare. Pwede pong ito dito natin putulin. Ito, yan. Yan, 12 po. Papantayin po natin yan. Yan. Tapos, atin pong padadaanan ang kalahating oras o 15 minutes para po makaalis yung kanyang pinakadagta. Yan. Atin pong dadalawahin yung ating tatanim. Ito po yung isa. Ito. Yan. Hindi na po natin kailangan pong masyadong air dry na mga 2 days to 3 days, lalo pong na-stress ang halaman. Ito po, kalahating oras lang, ati pong papahiran yung kanyang dagta. Tapos pagtuyo na po, saka natin tatanim. Ito po, yan. Tatanggalin natin. Paanuhin naman kalahating oras at ito pong pararaanin para po igang-iga na. Tapos po, saka natin isasalin sa pot. Yan, ito po mga kabayan. Pagkaraan po ng kalahating oras na ating may air dry, ito po, tuyo na po yung kanyang dagta. Ang ating pong gagawin, hindi na paladaan natin ng mga ilang araw, dalawa, tatlo, at na pong lalagyan ng fungicide. Yan. Para po sa may protection sa kwan sa punggos. Ito po, yan. Tapos po ito ay atin na pong re-repot at ito may tuloy na ang kanyang pagtubot buhay na. Ito rin po ang ginawa ko ng isang buwan na kasabay nito dito sa aking ginawang ganitong pagpapropagate po nung sa cutting. Ito po yan, lalagyan lang natin ganyan. Yan. So ito po pag nilagay natin, huwag po muna natin didiligin, palilipasin po natin ng isang araw o dalawa para po yung fungicide ay tumiim doon po sa kanyang one branch or stem na ating pinaglagyan. Hindi po siya ma-wash out ng water. Ito po, yan. Isang araw po o dalawang araw natin didiligan para po yun nakakapit pa yung fungicide. Yan. So, ganyan lang po, napakasimple. Hindi na kailangan po natin patagalin at ang halaman, lalo pong na-stress, nahihirapan. At ito pong ebidensya, mga kabayan, ito po, ganyan din pong ginawa ko noong pong last month. Kasabay po nitong akong binonsay na ito. Ito po, tenyo, buhay na, oh. Ganyan din pong ginawa ko, akong pong tinanggal yung dagta, pagkaraan ng kalahating oras, nilagyan na pong gisay, ito po, buhay na. Ang ganda. Bubulaklak na po, oh. Ito mga po, oh, yan, may mga sukol na, yan. Yan. So, yun po, mga kabayan. Ganyan po yung ang aking pamamaraan at ang aking karanasan sa pagbubonsay ng adenium. Ay sana po naman ay
may nadagdagan ulit kayong konting kalaman sa aking binahag itong paghahalaman. So, magandang araw po sa inyong lahat. At sana naman po ay huwag kalilimutan ang like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless, mga kabayan. Shout out nga pala po kay Kabayang Melvin Simeon ng Barangay Inarawan, Antipolo City. Maraming salamat, kabayan, sa pagtangkilik sa aking produkto. Ako nga pala, kabayan, ay nakarating na dyan sa inyong lugar, dyan sa St. Anthony de Padua Seminaryo, kung tawagin. At muli, kabayan, maraming salamat. At shout out din po pala sa lahat ng mga taga Inarawan. Maraming maraming salamat po and God bless. Sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking channel. Maraming salamat po.